boses na bihirang mapakinggan, hinain ng mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan, isang simbolo ng pagbabago, dalay pakiusap sa mga bobot, biyaheng totoo. Ang pinakabatang probinsya sa buong bansa ay ang Dinagat Island sa Mindanao. Ngunit bago pa man makamit ang kasarinlan, naharap na sila sa isang matinding problema. Ang Dinagat Islands kasi ang may pinakamataas na maternal death rate sa buong bansa. Kaya sa pagpapatuloy ng biyaheng totoo, aming sinilip ang kalagayan ng isa sa pinakamahirap na sektor ng kababaihan sa isang lugar. Kung saan minsan ang halaga ng pagdadalang tao ay buhay ng mismong nagdadala nito. Narito ang biyaheng totoo ni Lea Alvis. Hindi madaling bumiyahe sa Dinagat Islands. Pero lalong di raw madali ang pagbubuntis sa isla. Ano mang araw ngayong Marso, isisilang na ni Alma ang kanyang bunso. Pero gaya ng anim na nauna, malamang sa bahay pa rin daw niya ipanganak ang pampito. Sabi nila, high risk daw ako. Sa hospital daw. Mm-hmm. Aso, walang pera. Saan po ba yung pinakamalapit na hospital? Loreto. Paano mo nakakapunta sa Loreto? Sasakay ng pambot. Mm-hmm. Walang pera na hindi makapunta doon. Minsan na kasing namatayan ang anak si Alma. Dito lang maampat ang kanyang pangamba. Nahirapan. Mm-hmm. Ano ngayon? Walang pera. Pero makahanap man ng perang pampa-ospital, di pa rin tiyak ang kaligtasan ng 37 taong gulang na ina. Yung operational lang is Albert Disick Hospital and Loreto Disick Hospital. Apo. Ang problema sa Loreto Disick Hospital is isa lang doktor. Uh-huh. Hindi niya pwedeng continuous yung duty niya for one month. Kailangan din niya mag-rest. Kaya may time na walang doktor din doon. Sa buong Dinagat Islands, anim lang ang doktor ng gobyerno. Kaya bawat isa sa kanila, kung tutuusin nakatoka sa mahigit 18,000 pasyente, na dapat sana'y hindi lalampas ng 1,000. Kung kaya't marami pa ring ina ang nanganganak sa sariling sikap, kung di man sa tulong ng manghihilot, kung kaya't ito ang probinsyang may pinakamataas na porsyento ng mga inang namamatay sa panganganak. Kaya naman ang pagdating dito ng mga kumadro ng gaya ni Grace, parang ulat sa mahabang tag-araw. Tuwing kailan lang po pumupunta yung doktor? Minsan isang bisis, isang buwan, o isang wala. Talungsod sila nakatean. Nurse? Wala rin. Sabi niyo po kanina ayaw mag-destino dito ng mga doktor, mga nurse? Mahirap kasi ma'am, kasi malayo. Gaya ni Alma, problema rin ng maraming ina sa buong bansa ang kawalan ng ospital at mga health professional. Apat sa kada 10 buntis, nanganganak pa rin sa tulong ng tradisyonal na hilot. 6 sa 10 sa mga bahay pa rin nagsisilang. Ang Pilipinas tuloy, 74 pa rin sa mga may pinakamataas na maternal mortality rate sa buong mundo. Sa panahon ngayon, sa gitna ng makabagong teknolohiya at nakamamanghang bilis ng mga pagduklas larangan ng medisina, ang pagkamatay ng kahit na isang ina o ng kahit iisang bagong silang na sanggol, kung tutuusin, madami na. Kaya marahil sa mga ganitong dahilan, nananatiling isa sa mga pinakakawawang sektor ang mga kababaihan sa ating lipunan. Isulat niyo po yung mga pangangailangan niyo bilang babae po, na sana po isipin din ng mga botante na ito yung mga kailangan ng mga kababayan natin. Tulungan kami, trabaho yung asawa ko, yung anak ko magpag-aral, ako naman tumigil sa pag-aanak. Sa pamamagitan ng dalakong ballot box, sabi ko kay Alma, pipilitin kong iparating ang hinaing ng mga kababaihang gaya niya. Pero si Alma, bumuboto hindi lamang para sa kanyang kapakanan, kundi lalo na para sa kinabukasan ng kanyang isisilang na bata. Ako si Lea Alvis. Ito ang aking biyaheng totoo.